Hello guys, welcome to Mami Melay Kitchen again. At po today, gagawa po tayo ng embutido. Pero hindi po pork, kung hindi chicken embutido. Andito ang ating mga ingredient guys. Kasi ito guys, ginawa ko. Okay? Ito pa ang ating ibang mga ingredients. Itong red bell pepper guys, hiwain natin ng maliliit na maliliit. Okay? Pati na itong carrots, ganun din. At saka yung green bell pepper natin, saka ang ating onion, at ang ating pickles, pare-pareho lang yan ang hiwa guys. Sa breadcrumbs, gumamit ako ng sliced bread. Ingredient natin ay one big onion, one big carrot, one big red bell pepper, meron tayong cheese, at gumamit ako ng tatlong pirasong cucumber pickles, one green bell pepper, may gamit tayo guys ng raisins, at gumamit ako ng 4 pieces na sliced bread para sa breadcrumbs, meron tayong 2 eggs, meron akong 1 and a half tablespoon ng powder, chicken powder, 5 cloves of garlic, 1 tablespoon ng oil, 3 teaspoon ng salt, ayan, 2 teaspoon ng ground black pepper, 1 tablespoon ng soy sauce or light soy sauce, at saka 1 tablespoon ng beef sauce or yung patis. At gagamit tayo ng chicken. Ang chicken na ginamit ko ay chicken thigh. 1 and a half kilos guys. Pinagiling ko na siya. Sinama ko na yung balat niya para may kaunti tayong taba-taba. Okay? Let's mix our ingredients. Unahin natin natin giniling na manok. Tapos pagsabay-sabay na natin siya guys. Isama na natin lahat ang ating mga ingredients. Tapos halu-haluin lang natin para haluin natin ng maganda para sumarap ang ating chicken embutido. Alam nyo guys, mas gusto kong gamitan ng chicken thigh kasi sa chicken breast kasi mas malasa ang chicken thigh kasi sa chicken breast. Pero depende yan sa inyo. Guys, haluin nyo siya ng maganda para masarap ang ating embutido. Kasi pag halong-halo siya, yung mga ingredients natin talagang sumasama siya dun sa meat. Kaya gandahan nyo lang ang halo guys. Tapos guys, pag nahalo natin siya mabuti at nagsama-sama na yung mga ingredients natin para mas malasa at ma-absorb ng chicken meat yung ating mga ingredients o mga seasoning natin, ilalagay natin siya sa loob ng wrap bago natin siya balutin. Mga 1 hour natin siya ilagay. 1 hour later. Marinated na siya. Nilabas ko na siya sa loob ng wrap. Tapos guys, kailangan natin ng nilagang itlog or boiled eggs. At saka sausage. Nauusan ako ng sausage guys. Kaya itong maikli na lang ang natira doon. So ito na lang binili ko. At kailangan din natin ng butter. Kailangan natin yan para sa ating aluminum foil para hindi siya dumikit. Okay? At itong aluminum guys, ito, ginupit ko na siya. Siyempre guys, kakailangan din natin ng steamer. Ito yung steamer ng rice cooker namin. Kinuha ko siya. Siya kong gagamitin guys. Okay guys, ngayon magbabalot na tayo. Pero bago yan, haluin muna natin muli ang ating meat. Okay guys. Ito, gumamit muna tayo ng butter para sa ating aluminum foil para hindi siya dumikit. Para maganda ang ating embutido. Lagyan natin siya ng at least siguro mga 3 ganito. Ng kutsara niya ang wooden spoon. Tapos ipaplat lang natin siya. Ilagay muna natin siya ng ganyan. Oh. Pantayin niyo lang guys ha. Ipaplat niyo siya dyan. Kasi sa gitna, doon natin ilalagay yung itlog. Pero bago yan, kailangan natin na nang hiwain ang ating nilagang itlog. Hiwain natin siya ng 4. Pag-apatin lang natin sila guys. Tapos yung sausage naman guys, hiwain lang natin yan sa gitna, pahaba.
Tapos ilagay na natin siya dun sa gitna naman, sa gitna. Tapos ganun din ang gagawin natin dun sa nilagang itlog. Ilalagay natin din dun sa gitna. Tatabi lang natin dun sa ano, sa sausage. Habang may space guys, lagyan natin siya ng sausage at saka ng itlog. Okay? Then sa kanya natin siya ibabalot. Ayan, ganyan ang gawin natin guys. Pero kailangan guys, hindi loosen yung ano natin ha. Kasi kailangan yan, mahigpit talaga ang pagkakabalot. Okay? Kasi guys, kung maluwag ang pakakalagay nyo dyan at hindi yan siksi. Kasi pagka naluto yan guys, kasi ano pa yan eh. Luluwag pa yan. Kasi siyempre liliit yan guys eh. Pagka naluto na, maliliit yan. Tapos ang ginagawa ko yan, iro-roll ko lang siya ng ganyan. Para masinsin yung ano natin, yung ating embutido. Para maluto man siya, hindi siya luluwag dun sa aluminum foil. Ganyan yan lang siya guys. Kailangan guys, ihigpitan ninyo siya ha. Huwag nyo masyadong maluwag kasi baka pumasok yung tubig doon sa loob. Ingatan nyo kasi mawawala yung lasa niyan. Guys, madali na naman ang gumawa ng embutido. At saka, pagka ikaw ang gumawa, sigurado pang malinis. At saka, masusundin mo pa kung anong ingredients ang gusto mo. Diba guys? Ayan guys, hanggang sa matapos yan, ulit-ulitin nyo lang kung paano yung ginagawa ko, paano balutin. Ayan, depende sa inyo kung paano style ang gagawin nyo pagbabalot, pero siguraduhin nyo lang na walang butas. Kasi baka nga pumasok yung tubig sa loob. Ayan, ganyan lang yan. Madali lang naman yan guys. Iwasan yung masira. Aha, masira yung ano, yung aluminum foil. Okay guys, ngayon pakulog muna tayo ng tubig bago natin ilagay yung ating embutido. Kailangan guys, mainit yung tubig natin bago natin siya ilagay. Ayan guys, ihilira lang natin to sa ating steamer yung ating embutido. Tapos i-steam natin siya ng mga at least 45 minutes to 1 hour kasi madali namang lutuin ang chicken kaysa sa pork. Takpan lang natin guys. Ayan guys, after 45 minutes, luto na ang ating chicken embutido. Tanggalin natin siya guys para ilagay naman natin ang natitira pong iba pa. Ayan guys, isa lang naman natin yung ating natitira pong embutido. Tsikan nyo lang yung tubig guys. Kung matutuyuan yan, dagdagan nyo. Pero steam nyo lang siya sa medium heat guys pag tumulo na. At yung ating pinag-estima na tubig guys, pwede natin siyang gamitin para gawing soup kasi malinis naman siya guys. Bahala kayo. Ayan na guys, luto na ang ating chicken embutido. Naka 9 pieces tayo guys na embutido. So let's check na kung masarap ang ating embutido. Tignan natin. Buksan natin ang isa. Sige, mag-check tayo. Ayan guys, buksan na natin. Bango guys. Parang sarap kainin ha. Parang kainin ko na lang kaya ito ng ganito. Huwag ko nang hiwain. O diba? Nakita niyo yung hitsura. O walang pinagkaiba sa ano. Walang pinagkaiba sa pork embutido. Diba? Siguro sa lasa lang magkaiba. Kasi nga, chicken siya. Hindi naman siya pork. Kasi kalilitang ang ginagawa natin embutido is pork. Pero ito, chicken. Pero okay lang yan guys. Masarap din yan. Oh, ayan na. Sarap niyan guys. Pwede niyan siyang iprito o kaya kain niya siya ng ganyan. O diba? Alam mo pinagkaiba sa pork? Eh di pork at saka chicken sa spelling lang at sa lasa. Pero sa itsura, iisang iisa yan guys. O diba? Ang ikinasasarap guys ng embutido ay sa ingredients at sa timpla. Kaya galingan nyo. Sana guys, nagustuhan nyo ang aking recipe po today. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na kayo at share-share lang. Bye! Thank you for watching. See you guys in my next video. Guys, sana nagustuhan nyo ang ating recipe po today.